Go. Next. Eto, eto. Ay, nako naman. Nako naman, nako naman. Talaga nga naman ang gulo-gulo na ng mundo. Sumali pa ito. Ray Lusigana ng PRP Anti-Cybercrime Group, ang vlogger na si Rendon Labador, matapos ireklamo ang pag-Facebook Live niya sa isang raid sa Makati City. Pero apila ng kontrobersyal na vlogger, huwag naman siyang i-bash agad. Public service lang daw ang ginagawa niya. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Public service. Galit na galit ang mga kaanak ng mga empleyado ng online lending app na ni-raid ng PNP Anti-Cybercrime Group o ACG noong Biyernes ng gabi. Ang kanilang punteriya ang vlogger na si Rendon Labador. May collaboration daw ang vlogger sa PNP ACG kaya sumama siya sa operasyon. May echo? Ay, naku. May echo ba? May echo ba? Hantayin natin. Wait, ha? Wala naman. Kayo talaga. At nag-livestream. Illegal daw ang operasyon ng kumpanya at nangaharas ng mga kliyente. Ito po'y nananakot. Ito ang trabaho lang nila. Manakot. Pero malmama ang kaanak na empleyado sa unang caption ni Rendon sa Facebook Live niya na nagsasabing na huli na raw ang mga empleyado ng illegal na lending app. Base naman sa edit history, makikita ang tatlong beses pang nagpalit ng caption ng vlogger. Pero bukod sa mismong caption, ikinagalit din ang mga kaanak na nalantad ang mukha ng mga empleyado sa Facebook Live ni Labador. Sagot naman ng PNP ACG, sinabihan naman nila ang mga tauhan ng kumpanya, lalo pat may kasamang media sa raid. Yung assistant mo, nag-ano ba ng mukha? Meron ba? Wala. Live po yun, ma'am. Yeah, but I gave instructions na i-cover nila yung mga faces nila. Alam mo, may sabit dito ano, itong kapulisan. Pasensya na ha, madam. Ha. Alam mo, mahal-mahal ko talaga mga kapulisan pero may konting sabit tayo dito. Sa totoo lang, medyo may konting sabit. Kasi remember, eh, yan pa'y dadaan sa trial eh, di ba? Tapos, unang-una, yung paglabas ng video ni Rendon, eh, sana, binlearn niya. Kasi mamaya, sasabihin niya dito, eh, bakit daw yung sa MMDA. Tandaan nyo si Gadget Addict sa simula noong una, ha, noong mga unang-unang video, eh, hindi na blur tapos nasita siya doon eh. Kaya lahat na nung video sumunod, pati plaka, pati mukha, binlearn na. Actually, yun nga, nahuling nasa akto pa na ginagawa yung kasalanan. Okay, and yet, para na lang din na sa for privacy ng mga nahuli, biniblur po yun. Di ba? So dito, ang problema ni live. Yun ang problema dito eh. Doon, kasi ang sinasabi ni Rendon, pinag-ano niya, na bakit yun? Eh bakit ako ang siniig sa akin? Sa kay ano po, Gadget Addict, hindi ho yun post as live. Okay? I'm sorry, hindi po yun live. Post as live lang po yun. Ibig sabihin nun, ni-record na parang live, pero eventually binler bago i-upload sa YouTube. Etong ginawa nito, medyo maepa lang. Gusto lang talaga magpadami ng views. If they didn't want to cover, and then alam naman nilang may need. Tapos sinasabing ito daw, ba't hindi nag-cover, sinabihan naman daw, nako po, mayayari kayo. Ako ha, hindi po ako abogado, pero sa tingin ko, merong ano eh, merong sabit dito eh. Sabit to dito yung ano, medyo yung kapulisan ng konti ha. Kasi, sana kung sinasabi niya pina-blur niya, pina-cover niya, ibig sabihin, you know that there is something wrong pag inilabas yung video na hindi nakatakip ang mukha. Ibig sabihin, alam mo. O bakit niya hinayaang ilabas yung video na hindi naka-blur? Tama, mali. In the first place, alam niyo pala, and yet, hinayaan ninyo na mag-live yung tao. I hope you understand. Kanina, magkasamang humarap sa media si Nar- Ah, hindi daw kasi Japanese. Correct naman kayo. Tama, tama. Tama ka pala rin nun. Okay, next topic. Pag Japanese, kailangan talaga biniblur. Rendon at tagapagsalita ng PNP ACG na si Captain Michelle Sabino. Iniimbestigahan daw kung may naging paglabag sa Facebook Live ni Labador sa raid. Part of ano, the process, di ba? When people complain, not just ACG, the PNP as a whole, we investigate. And when we find some... Sabi ni Garski, sa akin okay naman. Actually, sa totoo lang, ito questionable pa. Pagdating sa korte kung tatamaan si Rendon dito
o yung kapulisan. Kasi pwede pa nilang i-argue yun eh, na wala naman silang sinabing guilty, wala naman silang sinabing ganito to. And yet, meron ding sabit kasi na parang, eh bakit kayo may kasamang civilian sa pagre-raid? Diba? Even if vlogger yan, bakit kayo may kasamang civilian at bakit inilalantad yan in public? Thing wrong, then we do corrective actions. Pakiusap naman ni Labrador, huwag na siyang Hindi po couple shirt yan, ha? Hindi po sila mag-jowa, ha? Para wala sila nakapula. Okay? Kasi sinasabi na iba, naka-couple shirt daw yan, eh. Oh. Bash, gusto lang daw niyang magamit ang platform niya para sa kapakanan ng publiko. Naging controversial si Labrador dahil sa Tapos, ang kaya rin siguro uminit din ang ulo ng iba. Ako, wala akong problema niyan kasi hindi naman ako damay dun. Sa totoo lang, wala naman akong lending, ganyan. Kaya uminit ng ulo ng iba kasi naipalan talaga sila kay Rendon. Sobra kasing epal nito eh. Lahat na lang sasawsawan eh. Dahil nabash na siya doon sa pag-aatake niya sa mga artista, ngayon, kuno, gagawa daw siya ng public service. Palpak na namang public service to. Yan ang hirap talaga eh. Alam mo, ang public service, ibig sabihin niyan, palabas. Ano ibig sabihin ng palabas? Eh, yung ginagawa mo paloob pa rin eh. Ikaw pa rin ang sumisikat eh. Hindi public service yan. Self-service ang tawag dyan. Parang dito sa Japan, self-service. Ikaw kailangan magtapon ng basura. Hindi, totoo. Walang biro, di ba? Hindi ho public service. Kasi mamaya sasabihin niya public service eh. Pag-away sa ilang mga artista at personalidad. Nang-aaway ako dati, galit kayo. Ngayong tumutulong ako, galit pa rin kayo. Hindi ko na alam gagawin ko eh. Ayon naman sa PNP ACG, hindi na bago ang collaboration ng mga social media influencer at ng mga government agency. Kaya wag na raw magulat kung lumitaw ulit si Labrador sa mga susunod pang operasyon nila. Hindi po ito yung first time na meron pong isang vlogger na naipag-collaborate sa isang government agency. Kung mapapansin nyo, alam ko meron yung MMDA na... Binablur po yun, wag ho kayong tanga. Pasensya ka na rin doon, ha? Umigirit ka na naman ng ka... Minsan, alam mo, sayang yung muscle mo. Huh? Yung muscles mo. Hindi, alam mo, sa totoo lang, hindi ano eh. Kasi naiisip tuloy na iba, pag malaki ang muscles, maliit ang utak. Hindi, naiisip talaga ng iba. Ha? Marami nakakapag-isip. Sa loob-loob ko, hindi ako papayag yan. Si Dada, malaki muscles nun. Pero... mataba naman ang utak dun. Diba? Laging kasama doon sa operation, sa panghuli. So hindi po ito first time. Nagtataka po ako na bakit ako yung pinag-iinitan. Magkaroon ka na ng reflection sa buhay mo, bakit ikaw ang pinag-iinitan. Ibig sabihin, bullshit talaga sa pagmumukha mo yung mga tao. Sinimula mo kasi ng hate eh. Galit na galit ka, di ba? Hate nang hate ka sa mga taong, mga artistang nananahimik. Wala namang ginagawa. Masama. Okay lang naman po muna kung meron talagang ginagawang masama. Eh, minsan, wala namang ginagawang masama. Bigla mo nalang babanatan. Out of nowhere. Hindi, pero ako, hanga ako sa kanya kahit pa paano. Alam mo kung bakit? Ha? Eh kasi nga, kahit pa paano siya, marami siyang binabanatan. Eh yung libayan. Isa lang, si Tulpo lang. Dudurugin niya talaga para sa kanyang sariling views, content, di ba? O at least ito, nagkaroon ng kapirasong utak. Maraming siyang binabanatan para sumikat, di ba? Mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Nako, kaya ano to sabi ni Garski? Kung baka kahit mapawalang sala si Excel, mag-invest ka pa ba uli sa kanya? Ah. So para mo sinasabi na kahit maging mabuting tao ito si... Huwag naman ganun. Grabe ka naman. Sama naman ng ganung klaseng pag-iisip. Kahit daw... Diba? Kahit kabutihan na gawin niya. Huwag ganun. Anyway, ito lang masasabi ko sa iyo, Rendon. Sa susunod kasi, kung talagang public service yan, eh, wag sarili mo binibida mo.
Parang di mainisa yung tao, di ba? Kasi kita mo, kaysa na natuwa sa iyo yung... Kasi alam mo, feeling ko, ginagaya niya yung mga style ni Tulpo eh. Di ba yung lumulusob-lusob. Iba yun eh. At, ang mahilig sa ganyan si Ben Tulpo eh, di ba? Yung sumasama sa mga raids, sa lumulusob. Pero tandaan natin, yung kila Ben Tulpo naman, eh, hindi ang focus sa kanila. Ang focus dun sa mga natutulungan na biktima. Eh, ikaw ang focus, ikaw pa rin. Ikaw, ako. Kaya tuloy na iinis ang tao. Alam mo, ang tao magaling mag-discern. Walang biro, ang tao ha, magaling mag-discern yan kung ang binibida mo, sarili mo. Eh, lagi kang bida-bida eh. Kaya ako sa'yo, next time, ha, i-blur mo, ha? Para naman na at least hindi naman no, mapahamak yung ibang mga malay mo, walang sala doon, nakaupo lang doon, di ba? Ito. Panoorin natin to, ha? Ito. Grabe. Ay, nako. Grabe naman to. Ayoko na sana pag-usapan to eh, kasi tungkol sa mga artista to eh. Maganda pa naman siya. Hindi lang isa. Ayan. Meron pa raw ibang love child sa ibang babae, si master rapper Francis Magalona. Ayon po yan sa isa niyang kaibigan, ang isa niya pang anak na si Francesca. Idiniin na ginusto niya rin ang kanyang paglantad. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Uzio Ingram, she goes on a maximum, not a 45 or 44 magnum, and it ain't even a 3.5. Kay News 5, Apple, Julius Bottle. Parakam-parakam-pampang. Hindi natin. Moment 10.